Hey, what's up mga ka-gems from Philippines? So, welcome back po sa ating YouTube channel. So, today guys, tuturuan ko po kayo kung paano pagkikintabin or paano ipapalish po yung mga semi-precious tuna sa bahay. So, simple lang po guys. Panoorin niyo po lahat ng video na ito and don't forget to subscribe, like, and share guys kung nagustuhan niyo po. And again, pindutin niyo po yung notification bell para every time na mag-upload ako ng panibang video is updated po kayo. So, kung gusto nyo pong malaman kung paano i-polish, panoorin nyo po hanggang huli. Ito na. And siyempre guys, gagamit tayo ng face mask. If possible guys, ano, i-doble nyo po yung face mask nyo. Or yung mas maganda dito yung KN95 na face mask. Kasi kung napapansin nyo guys, kung na-prayer mask kayo. Kasi yung mga usok na makikreate yung mga semi-precious tuna. Mostly kasi mga precious tuna ito is toxic po. And bad po sa ating lungs. So, kailan po natin mag-wear ng face mask, mga safety. And also guys, kasi mostly mga semi-precious tuna, yung hardness nila guys is 7. 7. So, ayaw nating mapunta sa mata natin yun. So, basically, kailangan natin ng protection din. So, kailangan natin ng face shield or kung meron kayong eyeglass, basta maproteksyonan lang po yung mata nyo kasi hindi po talaga maiwasan yung tatalsik po yung mga particles sa mga mata natin. So ayaw po natin mangyari yun kasi matigas yun, baka makakabulag pa. So, yun. And of course guys, gamit din tayo ng rotary tool. So ito yung sinasabi ko kanina. Ito po yung rotary tool. Nabili ko po lang yan sa Lazada guys na valor 500 pesos. Kasama na tong ano niya. Ayan. Ito ang kasama niya guys. So, ayan, magagamit ito. Magagamit din po yan guys kung gusto mong mag-shape ng kahit anong shape. So, diamond ano po yan. And ito guys, ito yung ipolish natin, finishing natin mamaya. So, without any further delay, start na natin guys. So by the way guys, wala tayong 50 grit na sandpaper, gagamit lang tayo ng carborundum. So hopefully, kayanin niya to. Kasi mumurahin na po kasi itong carborundum na to. So ito po yung una natin gagamitin. Basahin muna natin ito. So yung gawa natin guys, ito banda muna muna natin. Thank you.
Ayan, next guys, gamitan natin ng sandpaper. Ayan. Nakita nyo? 360 grit yan for CMS. So, taga lang dito guys kasi talagang mahirap magpolish ng bato or gemstone. Saka kumpleto ka sa gamit kasi sakit. So, ayan mga kabato, update. Ito na po. Na si my palace na po siya. Wait lang, hindi ako nakapokus. Ayan. Focus na ba? So, ayan. So, hanggang 1,000 tayo guys. 1,000 grit. Tingnan natin kung gaano siya ganda sa 1,000 grit. So ayan mga kabato, tapos na natin siyang ano, sa 360 grit. So since wala akong sumunod na grit, diretso na natin to guys, 1,000. So titingnan natin kung anong kalabasan. Kulang kasi ako sa ano guys, kulang kasi ako sa sandpaper. So ayan guys, after 1,000 grit, so ito na po yung kalabasan niya. So napapansin nyo guys, hindi masyadong pantay kasi alam mo na, kulang ako sa gamit. And sandpaper lang at rotarito lang yung gamit ko. So mas mainam guys kung gagamit kayo ng angle grinder. Tsaka bili kayo ng panghasaan na talagang yung 50 grit, yung original na hindi ano. Kasi kahit hardness na 7 yung bato nga, ikis-kis mo doon talagang ano. So ayan po siya guys, oh. Na semi polish. Thank you for watching guys. So subscribe na po kayo pag, kung hindi pa kayo nakasubscribe. And importante guys, pindutin niyo po yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga panibagong episode na videos, updated kayo guys. So yun lang po mga kabato for today. So paki-like na lang po kung nagustuhan niyo pong tutorial na ito. So hanggang sa susunod.